Hi guys! Magandang araw at buhay! Ang susunod kong vlog ay upang pagbigyan ang maraming request ng ating mga nagmamahal na subscribers tungkol sa tanim na aking na-post sa Facebook. Ang dami nilang messages sa Messenger na kung maaari daw ay i-vlog ko kung paano ko napaganda yung tanim na sunflower dito sa aming garden na talaga namang maraming natutuwa kahit yung mga dumaraan lang dyan sa tabi ng daan ay sila ay pumahanga at ang iba nga ay mga nagpapapicture pa. Namulaklak ito ng pagkaganda-ganda at kahit ako ay hindi makapaniwala sa simpleng pag-aalaga lamang. Tara, labas na tayo! Oh guys, nandito na tayo. Oh, ito na yung sunflower. Kita nyo, oh, lalaki ng bilog, ang gaganda ng bulaklak. Ito ang haba. Yung stem niya, ang tansya ko ay nasa 10 to 15 centimeters ang haba. Ang lalaki. Dito naman sa kabila, ganun din. Mas matataas at ang daming bulaklak. Ang gaganda. Kita nyo yung stem niya. At ang haba niya, yung taas, ay nasa 10 to 15 feet. Yan o. Tatlong puno ang haba at ang tataas. Ang daming bulaklak. Kaya maraming nagagandahan talaga. Ito ay inalagaan ko lamang ng simple. So, ang ginawa ko, pumunta lang ako sa likod ng bahay namin, naghanap ako ng magandang lupa, kinukay ko muna at ang kinuha ko yung bandang ilalim. So, ito maganda-ganda na ang nakukuha ko ditong lupa. Ito yan, pupwede na itong gamitin sa pantanim. Ilalagay natin to sa plastic. Ipon lang tayo ng kaunti, then lagay na natin sa plastic. Actually, itong mga plastic na ito ay kinuha ko lang sa basurahan para practical. So, lagyan natin ng lupa hanggang sa siya ay umabot ng mahigit kalahati. And then, papakita ko sa inyo. Yan, siksikin. Pag nasiksik ninyo, yan. Tusukin nyo lang yung dalawang corner. Ang purpose niyan ay para mapatayo yung plastic. Bibilog yung puwet niya. O yan o. Tatayo na siya. So ganito. Then itupi na lang natin kasi medyo mahaba para naman magandang tingnan. Kasi yung plastic naman natin ay kinuha lang natin sa basurahan. Pwede na yan. Wala namang problema dun eh. O yan o. Okay na. Mapapagtaniman na natin to. Then yung isa naman, susunod na natin ito, ganun din. O, tusukin lang ng hinlalaki yung corner para mabilog yung puwet. Then tatayo-tayo na yan. Siksikin lang natin ng kaunti. Then itupi uli. At yan, ready na ito para pagtaniman. O, okay na. Then, lipat naman tayo. Ito, diligan natin muna at basain yung lupang nasa plastic na ating pagtataniman. Hanggang sa mag-settle yung tubig, ayusin lang natin. Medyo patag-patagin, ganyan lang. At nang maganda yung preparation natin ng lupa na pagtataniman. Simpleng-simple lang naman yan, guys. O, ito yung pinagmulan ng kanyang seed. Isang bulaklak. O, then ating tatanggalin ng seed sa kanyang bulaklak. Yan o, mapapansin nyo, aking pinaghiwalay yung magagandang seeds. Inihiwalay ko doon sa mga payat, yung matataba ang ating gagamitin. And then, ibilad ng dalawang araw muna, patuyuin. And then, ito na, kuha tayong dalawa, tanim natin. Yung bandang matulis, yun ang ating itutusok. Mga 1 cm lang, okay na yan. Ang lalim. Or half. Basta hindi naman masyadong malalim. Konti lang yan. Para madaling bumuka yung kanyang seed. Then ito na, after 3 days, makikita na natin, tumubo na siya. Yan o guys. 3 days lang yan. Then yan, palalakihin lang natin ng konti. Wait tayo ng 2 weeks. Yan. Yan na yung 2 weeks niya. Ready na para itanim.
Ito guys, makikita natin, ready na ating itatanim na ito doon sa kung saan natin gusto itanim. At doon ko ito itatanim sa harap ng aming garden. O yan, yan. Dito natin siya itanim. So, hukay lang tayo. Enough doon sa laki ng plastic. And then yan. O. Tanim-tanim lang natin. Pag naitanim na ganito, didiligan. Diligan lang natin palibot para hindi siya malanta. Maganda magtanim guys pagka pahapon para yung hanggang magdamag eh hindi siya maiinitan. May panlaban na siya kinabukasan. O yan o, after few days ulit yan. Gagahokan ninyo yan. Basta every week gahok-gahokan nyo lang palagi. Itong punong ito, 2 months na to guys. Tapos guys, hindi ko na lang na ipakita kung paano ko yan. Nilagyan ko rin siya ng abono. Actually, wala naman akong inirequire dyan na kung anong mga klase ng abono. Basta sinabi ko lang sa tindahan, bibili ako ng abono, 1 kilo, yun. O, yan yan. Ito na yung ating mga mabubulaklak na sunflower. Yung 1 kilong yun, enough na para ilagay from time to time dito. Actually, 2 beses ko lang ito nilagyan ng abono. Yung unang 1 month niya, nilagyan ko siya ng abono. And then, sa second month, inabunuhan ko uli. Didiligan yan palagi. So, ito ay going to 3 months old na ang sunflower na ito. Actually, umuusbong na yung bulaklak niya after 1 month. So, on the second month, yan talaga makikita na natin yung napakaraming bulaklak. Pero guys, yung pag-aabono niya, yung at least 2 to 3 centimeters ang layo sa puno. Paikot lang yung abono. Pero lagi yung gagahukan from time to time. Ito, yan.